Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Meron po tayong isa pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Tulad po ng pagsuporta ninyo sa Papa Dudut Stories, sana po ay mag-subscribe din po kayo at manood ng mga episodes. Ito po ay twice or once a week pong ina-upload. Ito pong Papa Dudut Vlog sa isa ko pang channel. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo. Isang napakagandang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga bumubuo at nakikinig sa iyong programa. Dear Papa Dudut, siya nga pala, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elisenda. Gamit ang cellphone ko ay libangan ko talaga ang mag-YouTube, at sa pamamagitan noon ay nadiskubre ko ang inyong channel neto lang 2021. At ang cellphone ko rin ang gamit ko sa pakikinig sa inyong napakaganda at napaka-inspiring na programa. Papa Dudut, isa ako sa mga tagahanga ninyo, kaya kung papalaring mapili ang sulat kong ito ay hihiligin ko na i-upload din ito sa inyong YouTube channel para buong pamilya ang makapakinig nito. Siya nga pala, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong naging mag-asawa na kami ni Ruben. Hindi niya totoong pangalan. Aaminin kong hindi naging maganda ang simula ng pagsasama namin ni Ruben. Agad kaming binagyo ng problema. Bukod sa tutol noon ng mga magulang at kapatid ko sa aking asawa dahil na rin sa kahirapan. Pero tiniis ko yon dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sinikap ko na lamang na unawain ang aming sitwasyon. Ngunit Papa Dudut, may mga araw din na hindi namin maiwasan ang komprontasyon dahil sa kawalan ng direksyon ng buhay namin. Katulad na lamang isang gabi. Ay naku Ruben, ano ba naman tong lugar natin, nakakainis? Pahirapan na nga ang pagpasok ka dito sa looban eh, saksakan pa ng gulo. Tingnan mo, may naabutan na naman tayong nagbabasagan ng mukha dyan sa stero. Reklamo ko sa aking asawa. Ruben, hindi ba pinangako mo sa akin bago kita pakasalan na gagawin mo ang lahat para sumaya ko? Pahabol kong tanong sa kanya. Oo, pinangako ko nga sa iyo yun. Pasensyosong tugon ni Ruben sa akin. Eh kung ganon, ialis mo na ako sa lugar na ito. Hindi na ako masaya. Impyerno na para sa akin ang squatters area na ito, ang sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Elisenda. Bukas na bukas din maghahanap ako ng ibang malilipatan natin. Pero pansamantala, pagtsagaan mo na muna itong lugar natin. Hindi ko na tinapos pa ang sasabihin ni Ruben nang magpa siya akong magsalita ulit. Kaso, saan mo naman ako ititira? Sa katulad din na lugar natin? Ruben, paano mo ako mabibigyan ng maganda at maayos na tirahan kung wala naman tayong perang pambayad sa upa? Ano? Mag-squat na naman ba ulit tayo? At kung saang posalin mo na naman ako ititira? Sa tabing ilog? Sa ilalim ng tulay? Sa sementeryo? Ano? Pero nanatiling kalmado pa rin ang aking asawa sa kabila ng aking pag-iinit ng ulo. Sige na, Elisenda. Ako na ang bahala, magtiwala ka lang sa akin. Nakikiusap lang ako. Huwag ka nang magreklamo, okay? Puro ka na lang bahala, pero ano? Sa huli, wala rin palang nangyayari. Hindi ko na noon mapigilan ang sarili ko sa sobrang inis sa aming buhay. Sa puntong yon ay nawala na ang kalmado niyang aura. Nasasaktan na ako sa mga pagtrato mo sa akin. Reklamo niya sa mga sinabi ko sa kanya. Masaktan ka na kung masasaktan ka. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ilang beses mo namang sinabi sa akin na bahala ka sa buhay natin, pero may nangyayari ba? Wala naman eh. Samantala, nagtaas na ng boses sa akin si Ruben. Ipinipilit mo naman sa akin yung balak mong pagdodomestic helper sa Kuwait? Tanong niya sa akin. Oo, yun lang ang naisip kong paraan para magkaroon tayo ng pera. Kung aasa lang kasi ako sa iyo, walang mangyayari sa atin, sagot ko. Ginagawa ko naman ang lahat, hindi ba? Nakita mo na naman siguro kung gaano kahirap ang trabaho ko sa pag-welding para kumita lang ng pera. Nagsisikap naman ako eh. Wika niya, pero agad ako nagsalita para kontrolin ang kanyang mga sinasabi. Kaso Ruben,
Hindi ko maramdaman yung pagsisikap mo kasi hanggang ngayon, narito pa rin tayo at wala pa rin nagbago sa buhay natin, Ruben. 2 taon na akong nagtitiis sa ganitong buhay natin. Simula nung may kasal tayo, wala ka ng ginhawang binigay sa akin. Oo, masakit pakinggan. Pero yun ang totoo. Ruben, basta buo na ang desisyon ko. Pupunta ako ng Kuwait. Ang sabi ko, pero ng mga oras na yon ay naubos na ang pasensya sa akin ng asawa ko. Hindi ka aalis, Elisenda. Matigas niyang sabi sa akin. E anong gusto mo? Hindi ako aalis, pero mamamatay naman tayo sa gutom. Ruben, pwede ba? Huwag mo na akong pigilan. Hindi na ako bata. Kaya ko rin ang sarili ko, Ruben. Imulat mo naman yung mga mata mo. Kailangan natin ng pera. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pera. Katwiran ko. Nagbuntong hininga si Ruben bago muling nagsalita sa akin, Papa Dudut. Ako ang aalis, Elisenda. Kung nasa ibang bansa ang pera, ako ang pupunta doon. Hindi ikaw. Ano naman ang papasukin mo doon? Tanong ko sa kanya. Maraming bansa ang naghahanap ng welder na tulad ko. Doon ako mag-a-apply. At saka hindi ko pala nasasabi sa iyo si Jeng. May kilalang recruiter. Ang sabi eh, kailangan daw ng welder sa Italy. Sa totoo lang, interesado ako dun. Pagpapatuloy ng aking asawa. Sa puntong yon ay nawala ang init ng ulo ko, lalo na noong yakapin ako ng aking asawa. Patawarin mo ako kung hindi kita mabigyan ng magandang buhay sa ngayon. Pero sa pagkakataong ito, ipinapangako ko sa iyo na hindi kita bibiguin. Elisenda, wala akong ibang hinangad kundi ang mabigyan ka ng magandang buhay. Gusto kong maging masaya ka sa piling ko. Mahal na mahal kita, ang sabi niya sa akin noon. Papa Dudut, pareho lang kaming mahirap noong maging mag-asawa kami. At noong magpakasal kami ay tumira kami sa squatters area kung saan ay laganap ang kaguluhan. Nang mga panahon na yon ay pinangarap talaga naming makaalis doon. Yun nga lang ay wala kaming pera. Hindi naman kasi kami makaipon ng pera dahil maliit lamang ang kinikita ni Ruben bilang isang waiter. Habang maliit din ang kinikita ko sa trabaho ko. Kaya noong mga panahon na yon ay nag-decide si Ruben na mag-ibang bansa. Papa Dudut, pagkaalis ni Ruben papunta ng Italy para magtrabaho bilang isang welder ay nagkaroon pa kami ng komunikasyon. Pero makaraan ng halos kalahating taon ay bigla na lamang nawala yon. Siyempre, labis akong nag-alala doon at hindi ko pa rin mapalagay ang sarili ko kahit na alam kong okay pa rin ang lagay ng asawa ko. Nasabi kong okay dahil patuloy pa rin siyang nagpapadala ng pera sa akin. Pero Papa Dudut, nagulat ako noon dahil malaking pera na ang pinapadala ni Ruben sa akin. Nang mga panahon na yon ay mahigit $8,000 kada buwan ang pinapadala niya sa akin. Kaso gustuhin ko mang tanungin si Ruben kung bakit napakalaki ng sweldo niya. Para sa isang welder ay hindi ko naman siya makausap dahil hindi na siya tumatawag noon sa akin. Papa Dudut, nagpatuloy pa ng ilang taon ang ganong setup namin ni Ruben. Pero noong ma-expired ang kontrata niya ay laking gulat ko noong hindi siya umuwi. Wala naman siyang iniwang dahilan bagamat patuloy pa rin siya sa pagpapadala ng pera sa akin. Yun nga lang, Papa Dudut, ay hindi na ako napalagay kaya naisipan kong sundan na siya sa Italy. Nag-apply ako noon bilang domestic helper sa Milan at maswerte akong natanggap. Makalipas nga ng 4 na buwan ay nakalis din ako papunta ng Milan. May balita ka na ba kay Ruben? Ang tanong sa akin ng kapatid kong si Angge sa kabilang ninya. Wala pa Angge eh. Hanggang ngayon eh hinahanap ko pa rin si Ruben dito sa Milan. Sis, nag-aalala na ako sa asawa ko. 4 na taon na akong walang balita sa kanya. Hindi ko alam kung buhay pa siya o may nangyari sa kanyang masama. Nag-aalala ang sagot ko. Eh baka naman kinalimutan ka na niya. Papa Dudut, natigilan akong saglit sa mga sinabing yon ng kapatid ko. Inisip ko na baka meron ng ibang kinakalokohang babae ang asawa ko at nagpapadala na lamang siya ng pera sa akin dahil sa guilt. Pero agad ko ring iwinaksi ang posibilidad na yon dahil pinangahawakan ko pa rin ang pangako ni Ruben sa akin na mahal niya ako.
at hinding-hindi niya ako iiwanan. Sis, sa totoo lang eh, nagsisisi na ako sa pagtataboy ko noon kay Ruben para mag-ibang bansa. Hindi ko dapat ginawa yun sa kanya. Oo, may pera nga akong natatanggap pero wala naman akong balita sa kanya. Nakukonsensya ang kwento ko sa aking kapatid. Marami ba kaming pinag-usapan ni Angge sa phone hanggang sa bigla na lamang siyang nagulat. Tinanong ko siya kung bakit siya nagulat. Ang sabi niya ay may finorward daw sa kanyang kaibigan naming si Dovi na litrato ng isang hubad na lalaki na nakuha daw nito sa isang Italian gay porn website. Kamukha daw ni Ruben itong lalaking hubot-hubad na finorward sa akin ni Dovi. Gay porn actor daw ito sa Italy, biglang sabi sa akin ni Angge. Nagulat ako sa mga sinabing yon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ha? Patingin nga. Isend mo nga sa akin. Utos ko. Maya-maya ay finorward sa akin ni Angge sa messenger ang sinasabing litrato daw ng asawa ko. Nang makita ko yon ay nanlaki ang mga mata ko, Papa Dudut. Angge, si Ruben nga ito. Hindi ako maaaring magkamali, asawa ko itong nasa litrato. Naibulanas ko. Sigurado ka? Hindi ba kamukha lang? Paninigurado naman ni Angge. Hindi ako maaaring magkamali, Angge. Ang mukha niya, ang katawan niya. Angge, si Ruben nga ito. Maniwala ka sa akin, asawa ko si Ruben kaya alam ko kung anong makikita sa katawan niya. Pahayag ko. Saan daw nakita ni Dovi itong litrato ni Ruben? Sa isang gay adult website. Yan daw sa Italy ang headquarters niyan. Tugon pa ni Angge. Samantala agad kong ni-research si Ruben sa nasabing adult website at doon ay madali kong nakita ang profile ng aking asawa. Bagamat gumagamit siya ng alias o screen name at nakalagay na country of origin sa kanyang profile ay Mexico, naniniwala kong si Ruben yon at ginawa niya yon para hindi siya matunto ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Papa Dudut, na gulat ako sa nadiskubre ko sa asawa ko. Nalaman ko ang dahilan kung bakit nawala ng komunikasyon sa akin ang asawa ko at kung bakit malaking pera ang pinapadala niya sa akin sa Pilipinas. Hindi ko akalain na papasukin ni Ruben ang ganong klase ng trabaho. Gwapo at maganda naman ang pangangatawa ng asawa ko at mukha talaga siyang Latino sa halip na Pilipino, kaya siguro ay narecruit siya sa isang gay adult site na nakabase nga sa Italy. Pero Papa Dudut, hindi pa rin ako makapaniwala noon sa nalaman ko at labis akong naawa sa asawa ko. Alam ko kasi na kaya niya pinasok ang ganong trabaho ay dahil sa pera at sa pangarap niyang mabigyan ako ng magandang buhay. Siyempre na konsensya rin ako at sinikap ko siyang hanapin sa Italy. Hindi nga nagtagal ay nakausap ko siya sa pamamagitan noon ng chat at laking gulat niya nang nandun na rin ako sa Italy. Hanggang sa ibinigay niya sa akin ang kanyang address at agad ko siyang pinuntahan. Nang magkita ulit kami ay isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng asawa ko sa akin. Doon ko nga nakumpirma na mahal pa rin niya ako. Patawarin mo ko kung hindi kita nasabihan na hindi na ako babalik ng Pilipinas. Ayaw ko nang bumalik doon, pero hindi ibig sabihin na ayaw ko na sa iyo. Kaya dito ko na nais manirahan kasi narito ang oportunidad. Malaki ang kinikita ko dito na siya ko namang pinapadala sa iyo, ang wika pa ni Ruben. Hindi importante sa akin ang pera, Ruben. Mas mahalaga ka pa sa akin kaysa sa mga perang pinapadala mo. At saka anong opportunity ang sinasabi mo? Oo, kumikita ka nga ng malaking pera. Pero anong ginagawa mo? Binababoy mo lang ang pagkatao mo. Naiiyak kong sabi sa kanya. Pagkatapos noon ay kinumpronta ko siya sa pagiging gay porn star niya. Ruben, sa totoo lang, napanood ko yung ilang videos mo. Hindi ko masikmura yung ginagawa mo. Hindi ko maatim na makitang may kasiping kang ibang lalaki. Hindi ka ba nandidiri o nasusuka sa ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang ay ayaw ko rin ang ginagawa ko pero wala akong mapagpilian. Sa paglabas ko sa mga gay adult films, kumikita ko ng humigit kumulang $1,000 kada araw. Elisenda, napipilitan akong gawin nito para na rin sa kinabukasan nating dalawa. Pagtatapat sa akin ni Ruben.
Hindi natin kailangan ng pera, lalo na kung manggagaling naman yun sa maruming paraan. Ruben, huwag mo namang sirain ang buhay mo alang-alang sa pera, naiiyak kong sabi. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi rin ako magtatagal sa ganitong trabaho. Kapag ayos na siguro ang buhay natin, titigil na ako sa ganitong trabaho. Pagpapayapa ni Ruben sa kalooban ko. Pero ang tanong eh, kailan ka magtatagal sa ganyang trabaho? Kapag nagkasakit ka na, kapag may AIDS ka na, naibulalas ko. Kung nape-pressure ka sa mga sinasabi ko sa iyo noon, patawarin mo ako, Ruben. Hindi ko kayang makita kang nagdurusa ng dahil lang sa akin. At doon ay bumigay na ako at humagulhol habang patuloy pa rin ang asawa ko sa pagyakap at pagpapakalma sa akin. Papa Dudut, sobra akong natuwa sa muling pagkikita namin ni Ruben. Pero kasabay noon ay ang pagkaawang naramdaman ko para sa asawa ko. Alam ko na nahihirapan siya sa trabaho at napilitan lamang siyang gawin yon alang-alang sa pera. Samantala, simula noon ay hindi ko na iniwan ang asawa ko at nagsama na kami habang naroroon sa Italy. Doon ay humingi ng tawad sa akin si Ruben at pinunan niya ang lahat ng pagkukulang niya sa akin sa loob ng mahabang panahon. Nangako rin siya sa akin na simula sa araw na yon ay hinding-hindi na niya ako iiwanan pa. Papa Dudut, habang naroon sa Italy ay sinamantala namin ni Ruben ang pagkakataon na magkasama. Nagpatuloy kami sa kanya-kanya naming trabaho doon, mababait ang mga amo ko at noong panahon na yon ay tinaasan nila ang sweldo ko. Samantala, lumaki din ang bayad noon kay Ruben dahil marami siyang nashushoot na gay adult videos. Mula nga sa $1,000 per shoot ay naging $4,000 per shoot na. Pero Papa Dudut, kahit na malaki ang kinikita ni Ruben ay patuloy pa rin ako sa pangungumbinse sa kanya na tumigil na siya sa pagiging adult film actor. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang buwan kung saan ay matatapos na ang aking kontrata sa Milan. Doon ay kinausap kong muli ang aking asawa na sumama na sa akin pa uwi. Ngunit na natiling walang kibo si Ruben sa paksa na yon. Ibig sabihin ba yan eh, hindi ka na talaga sasama sa akin pa uwi? Tanong ko sa kanya noon. Tumango siya bilang tugon. Ruben, akala ko ba mahal mo ko? Tanong ko sa kanya. Mahal kita, Elisenda. Sagot niya, pero hindi ko na yon tinapos at sa halip ay nagsalita ako kaagad. Pero bakit hindi ka sasama sa akin? Iiwanan mo na naman ba ako? Mawawala na naman ba tayo ng komunikasyon pagbalik ko sa Pilipinas? Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit ayaw ko nang bumalik sa Pilipinas. Mahinang wika ng asawa ko. Bakit? Para dyan sa trabaho mo? Ruben, matanong kita. Wala ka na bang balak tumigil dyan sa trabaho mo? Alam mo kung tutuusin eh, pwede ka nang tumigil kasi malaki na ang naipon mo. Pero bakit ganun? Bakit parang ayaw mo nang tumigil dyan, Ruben? Hindi ka na ba nasusuka dyan sa ginagawa mo? Sa puntong yun, Papa Dudut, ay disappointment ang naramdaman ko sa aking asawa. Ngunit na natiling kalmado lamang ang asawa ko. Sanay na ako, Elisenda. Sa totoo lang eh, hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Hindi ka ba napapabuyan niya sa sarili mo? Madumi na ang pagkalalaki mo. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang nagtaas na ng boses si Ruben sa akin. Oo, Elisenda. Madumi na nga ang pagkalalaki ko. Madumi na ang buong pagkatao ko. Pero hindi mo na ako mapapatigil sa nasimulan ko na. Sa sinabing yon ng asawa ko ay naramdaman ko nang desidido na siyang manatili sa ganong trabaho at wala nang makapagbabago pa ng kanyang desisyon kahit ako na asawa niya. Samantala ay naiyak ako ng mga oras na yon. Kaya mong ipagpalit ng asawa mo para dyan sa trabaho mo? Hihintay mo pang magkasakit ka ng AIDS bago ka tumigil dyan? O baka naman kaya ayaw mo nang tumigil dyan kasi nasisilaw ka na sa pera? Sumagot naman si Ruben. Siguro nga dahil nga sa pera kaya hindi ko magawang tumigil sa pagiging adult film actor. Elisenda, hindi mo ko masisisi kung ayaw kong tumigil kasi maraming pera ang pumapasok sa atin. Dahil sa trabaho ko, nasusunod ko kung ano ang gusto ko. Nabibili ko ang lahat ng bagay na gusto ko. At saka dahil sa pera,
Kaya ako rin nabibili ang mga gusto ko at pangangailangan mo. Hindi ko kailangan ng pera. Siguro nung una akala ko na pera lang ang magpapasaya sa akin pero nagkamali na ako doon. Aanhin ko naman ang maraming pera kung nakikita naman kitang binababoy mo ang sarili mo. Ruben, sa totoo lang, hindi ako masaya. Lalo na't nakikita kitang ganyan. Ang sabi ko habang umiiyak sa kanyang harapan. Tumingin lamang sa akin si Ruben, malungkot at halatang nasasaktan siya sa nakikita niya. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Napanood ko yung mga luma at bagong adult videos mo. Sa totoo lang eh, hindi ko masikmura yung mga pinaggagawa ninyo ng lalaking yon. Ruben, hindi sa nandidiri ako sa'yo pero noong mapanood ko yon, nakaramdam ako ng awa sa'yo. Hindi ko maatim na pinahihirapan mo ang sarili mo ng ganon para lamang mabigyan ako ng magandang buhay. Ruben, nakukonsensya ako. Pakiramdam ko ako ang may kasalanan kaya mo hinahayaang babuin ang pagkatao mo. Pakiramdam ko eh napakasama at makasarili kong asawa. Hindi ko na kaya pang makita kang ganyan. Napabuntong hininga na lamang si Ruben, Papa Dudut. Kung babasehin sa kanyang reaksyon ay alam kong gusto na rin niyang tumigil sa ganong klase ng trabaho. Pero wala siyang choice dahil alam kong ayaw na niyang maulit yung dating sitwasyon namin. Kung saan ay palagi ko siyang sinisisi sa kahirapang nararanasan namin noon. Oo, nakaramdam ako ng guilt sa ibinigay kong pressure sa asawa ko. Pero mas mabuti nang maghirap na lamang kami kesa makita ko ang kalunos-lunos na kalagayan ni Ruben. Samantala, nang panahon na yon ay nag-pregnancy si test ako dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. At nag-positive yon. Kaya sinabi ko na kay Ruben ang katotohanan. Ruben, buntis ako. Kaya pala delayed ako ng ilang buwan. Kanina ko lang nalaman ang totoo. Kaya nakikiusap ako sa iyo na tumigil ka na sa trabaho mo. Isipin mo ang kapakanan ng magiging anak natin lalo na kung makakagisnan niyang ganun ang trabaho ng tatay niya. Ang sabi ko kay Ruben. Ngunit parang hindi na siya nakikinig sa akin. Kaso Elisenda, ano na ang gagawin natin kung sakaling tumigil ako sa ganitong trabaho? Ayaw ko nang bumalik sa stero. Ayaw ko na ng mahirap na buhay. E di magnegosyo na lang tayo pag uwi natin sa Pilipinas. Ruben, sobra-sobra na yung naipon natin. Suggestion ko. Hindi Elisenda. Nagkaroon na ako ng takot hanggat maaari ayaw ko nang makipagsapalaran. Kung wala na akong ibang trabahong mahanap na pareho ang kita ng kinikita ko ngayon, hindi na ako aalis sa trabaho ko. Yon ang huling desisyon ni Ruben. Papa Dudut, dahil sa natapos na ang kontrata ko ay umuwi na ako ng Pilipinas habang si Ruben ay naiwan doon sa Italy at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda ay pagkapanganak ko sa panganay namin ni Ruben ay nagtayo ako ng negosyong bigasan. Kasosyo ko ang kapatid kong si Angge, Papa Dudut, naging successful naman ang negosyo namin. Pero sa kabila noon ay hindi pa rin ako masaya dahil alam kong may kulang pa sa buhay ko. Lumapit sa akin si Angge at tinanong niya kung ayos lang ako. Siyempre ipinagtapat ko sa kapatid ko na nami-miss ko pa rin ang asawa ko na nagpatuloy pa rin sa pagiging gay porn actor sa Italy. Mahal ko pa rin ang asawa ko sa kabila ng lahat sis. Kung tutusin, araw-gabi palagi kong iniisip si Ruben. Palagi ko siyang ipinagdarasal sa Diyos at wala akong ibang hiniling kundi ang makasama na siya, ang sabi ko sa kapatid ko. Bakit mas pinili niyang pumasok sa gay film industry? Curious na tanong ni Angge sa akin. Natanong ko rin yun sa kanya. Mas malaki daw ang bayad sa mga performers ng gay adult films kesa sa straight film performers. At saka buti na rin yun at sa gay film siya pumasok kesa naman makita ko si Ruben na nagpe-perform kasama ng ibang babae. Hindi ba? Lalong hindi ko masisikmura yun. Kwento ko naman. Sana tumigil na si Ruben sa ganong trabaho. Wika ng kapatid ko habang kino-comfort ako. Sana lang talaga, Angge. Pero sa ngayon eh, ipinagdarasal ko na lamang ang asawa ko na sana huwag siyang magkasakit o mapahamak dahil sa ginagawa niya. Ang sabi ko na lamang. Samantala, isang gabi ay muling tumawag sa akin si Ruben ngunit nahalata ko sa kanyang boses na tila nanghihina siya at parang may sakit. Tinanong ko siya kung ayos lang siya at ang sabi niya ay okay lang siya.
pero hindi ako naniwala noon. Baka nasabi lang niya yon para huwag ako mag-alala. Ruben, nararamdaman ko na hindi ka okay. May sakit ka ba? Diretsang tanong ko sa kanya. Oo, inaamin ko may sakit na ako. Pero huwag kang mangamba at pagaling na ako. Pag-amin niya sa akin. Doon ay nagpanik na ako. Ay na nga bang sinasabi ko eh. Sinisingil ka na dahil sa kapabayaan mo sa katawan mo. Ruben, nakikiusap na ako na tumigil ka na sa trabaho mo. Umuwi ka na ng Pilipinas. Utos ko sa kanya. Pero nanatiling tahimik lamang siya noon sa kabilang linya. Sa puntong yon ay nagalit na ako sa aking asawa. Ano? Tatanggi ka na naman sa akin? Ruben naman eh. Hindi mo lang alam kung gaano na ako nag-worry sa'yo. Aanhin ko naman ang limpak-limpak na pera kung nanganganib naman ang buhay mo dyan. Narinig ko naman na napabuntong hininga si Ruben. Pagkatapos ay muling nagsalita na. Sige, pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan, gawin mo na Ruben. Kung mahal mo talaga kami ng anak mo, ititigil mo na yung trabaho mo. Galit na sabi ko sa kanya. Papadudot, ng mga panahon na yon ay hindi ko maiwasang umiyak dahil sa pangungulila at pag-alala para sa kalagayan ni Ruben. Madalas akong kabahan kaya palagi kong hinihiling sa Panginoon ang kaligtasan ng asawa ko. Pinapanalangin ko rin noon na sana ay umuwi na si Ruben para naman makasama na namin siya ng anak namin. Hanggang sa isang araw, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Habang nasa bahay ako at nag-aalaga sa aking anak ay nagulat na lamang ako nang biglang may nag-doorbell sa bahay. Agad ko yung tinungo at laking gulat ko nang tumambad sa akin si Ruben, nakangiti. Pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Buti naman at napagpasyahan mo nang umuwi, naiiyak kong sabi sa kanya. Namiss ko na kasi kayo ng anak ko. Gusto ko na kayong makasama kaya heto, nagpasya na akong umuwi, ang sabi ng asawa ko. Alam mo ba, heto lang ang hinihiling ko sa Diyos na sana'y makasama ka na namin. Kaya masayang masaya ako ngayon kasi kasama na rin kita sa wakas. Pagkatapos noon ay dinala ko si Ruben sa kwarto kung saan ay mahimbing na natutulog ang aming anak na si Ruby. Nakita ko sa aking asawa ang sobrang pananabik na mahagkaan ng anak namin. At nang makarga niya ito ay hindi niya napigilang umiyak sa tuwa, Papa Dudut. Ang gwapo naman ng anak ko, kamukha ko, pagmamalaki pa niya. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Alam mo ba, Elisenda? Nangihinayang ako sa mga araw na hindi ko kayo nakasama ng anak ko. Sana mapatawad niyo ako. Ang wika ni Ruben habang karga-karga ang anak namin. Wala na yun sa akin, Ruben. Nang mahalaga eh, umuwi ka na. Masayang sabi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako babalik doon sa Italy. Makakasama niyo na ako habang buhay. Nagpasya na rin ako na dito na lang ako magtatrabaho. Dagdag pa niya. Tamang-tama. Tulungan mo na lang kami sa negosyo namin ni Angge na bigasan. Suhestyon ko. Agad namang umoo si Ruben. Pero na-curious din ako kung bakit napilitang tumigil sa pagiging gay porn star ang asawa ko. Noong huling tawag niya kasi sa akin bago siya umuwi ay malungkot niya akong kinausap at nagpakabasakin yon ng ilang buwan. Ruben, magtapat ka nga sa akin. Kaya ka ba umuwi rito eh dahil nagkaroon ka ng problema doon? Hindi mo may pagkakaila sa akin yon, nararamdaman ko, usisa ko. Natatandaan mo ba noong huli kong tawag sa iyo ng isang buwan? Tanong niya sa akin. Na agad ko namang na-recall. Oo, natatandaan ko. Sabi mo sa akin eh, may sakit ka noon. Magaling ka na ba? Tumango naman si Ruben bilang tugon. Oo, magaling na ako pero alam mo ba kung anong naging sakit ko? Ano yun? Curious na tanong ko sa kanya. Nagkaroon ako ng sexually transmitted disease dahil sa trabaho ko. Nung araw na tumawag ako sa iyo, eh, 2 linggo na ako nagpapagaling noon. Elisenda, yun ang nagpagising sa akin na dapat ay tumigil na ako sa trabaho ko. Buti, ganun lang yung nangyari sa akin at hindi ako nadali ng HIV o AIDS. Sobra talaga akong natakot noon, Elisenda.
Kaya nung gumaling ako eh, nag-decide na akong tumigil. Iniwan ko na yung trabaho ko kaya kahit na malaki ang kinikita. Naisip ko kasi na aanhin ko ang pera kung mararatay naman ako sa karamdaman. At hindi ko na kayo makakasama pa ni Ruby. Kwento niya sa akin. Elisenda, tapos na ang yugtong yun ang buhay ko. Narito na ako sa inyo para simula ng pagbabagong buhay ko. Salamat sa Diyos at naliwanagan ka na rin. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. Salamat sa paghihintay mo sa akin. Salamat sa pagpapasensya at pagmamahal. Sa lahat-lahat, napakaswerte ko at ikaw ang napangasawa ko. Pagkatapos noon ay isang nagbabagang halik ang binitawan niya sa akin. Papa Dudut, sa ngayon ay kasama ko na si Ruben at katulong ko na siya sa negosyo. Hindi lang bigasan ang negosyo namin dahil meron na rin kaming kainan at tindahan ng mga gulay sa palengke. Sa private school din namin pinag-aaral ang anak namin si Ruby at nakatira na kami ngayon sa isang magandang bahay. Malayong malayo na sa nasimula naming buhay noon. Samantala ay kinalimutan na ni Ruben ang dati niyang buhay bilang isang adult film actor. Bagamat naroroon pa rin sa internet ang mga nagawa niyang videos, pero hindi na nangahaspang balikan ulit yon ang asawa ko dahil para sa kanya, isang parte na yon ang buhay niya na dapat nang pakawalan at kalimutan. Papa Dudut, masaya na kami ngayon sa buhay namin at namumuhay na ng tahimik ang pamilya namin. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagkakataon. Sana'y mabasa niyo po ito. Muli, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Magandang hapon din sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Elisenda. May kasabihan nga na kapag mahal mo ang pamilya mo ay gagawin mo ang lahat para mabigyan lamang sila ng maayos na buhay. Kahit pa na kumapit ka sa patalim. Naiintindihan natin si Ruben kung bakit mas pinili niyang ibenta ang kanyang katawan at dangal, maiahon lamang niya ang kanyang pamilya sa labis na kahirapan. Na-pressured din po si Ruben dahil na rin sa demands na kanyang asawang si Elisenda. Pero hindi rin natin masisisi si Elisenda kasi normal lang na mag-alala siya para sa buhay nila na noon ay walang direksyon at isang kahig isang tuka lamang. Napilitang kumapit sa patalim si Ruben dahil yon lamang ang opportunity para matapos na ang problemang yon ng kanilang buhay. Pero masaya tayo na marinig na maayos na ang buhay ni na Elisenda at Ruben. Sa kabila ng unos ay meron pa rin kapayapaan at kaginhawahang dumating. Maraming aral ang iniwan kina Elisenda at Ruben ang pagsubok na yon at alam nating magagamit nila yon tungo sa pag-asenso ng kanilang buhay. Palagi po nating tatandaan, mga kaibigan, na may katapusan ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin. At hanggat maaari ay huwag naman tayong kumapit sa patalim para lamang malampasan ang isang problema. Dahil ang pagkapit mo sa patalim ay pwedeng magdulot lamang ng panibagong problema sa iyong buhay. Sa mga taong sinusubok ng tadhana, huwag po tayong magpadalos-dalos ng desisyon para lamang malampasan ang isang problema. Pag-isipang mabuti ang bawat desisyong bibitawan. Dahil sa bawat pagsubok sa atin ang tadhana, meron at merong pinakamagandang solusyon na lilitaw kung saan ay wala tayong talo. At gawin lang natin ay maghintay ng tamang pagkakataon at pag-isipang mabuti ang bawat galaw natin. Muli, maraming salamat, Elisenda, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. God bless at maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
stories. Papa Dudut Stories.